Sa nakaraan, natutuhan mo ang geografiya bilang isang konsepto. Sa paksang ito, ay higit mo na maunawaan ang geografiya ng daigdig bilang isang planeta sa solar system na maaaring tira ng tao at ng lahat ng nabubuhay na organismo. Ang katangiang pisikal ng daigdig. Isa ang daigdig sa walong planetang umiinog sa isang malaking bituin ng araw. Bumubuo sa tinatawag na solar system ang mga ito. Ang lahat ng buhay sa daigdig, halaman, hayop at tao ay kumukuha ng enerhiya mula sa araw. Gayon, halos lahat sa kalikasan at kapaligiran mula sa hangin, alon, ulan, klima at panahon ay naapektuhan ng araw. Mahalaga rin ang sinag ng araw sa mga halaman upang mabuhay at maganap ang photosynthesis. Samantala, ang mga halamang ito ay nagbibigay ng oksigen na mahalaga sa lahat ng nilalang. Ang pagkakaroon ng buhay sa daigdig ay masasabing dulot ng tiyak na posisyon nito sa solar system. Patunay na ang pag-inog nito sa sariling axis at ang paglalakbay paikot sa araw bawat taon. Ang daigdig ay binubuo ng crust, ang matigas at mabatong bahagi ng planetang ito. Umaabot ang kapal nito mula 30 hanggang 65 kilometro palalim mula sa mga kontinente. Subalit sa mga karagatan, ito ay may kapal lamang na 5 to 7 kilometer. So ito ang mga istruktura ng daigdig. Isa pa, ang mantle ay isang patong ng mga batong na pakainit kaya malambot at natutunaw ang ilang bahagi nito. Tinatawag na core ang kalobloobang bahagi ng daigdig na binubuo ng mga metal tulad ng iron at nickel. Ang daigdig ay may plate o malaking masa ng solidong bato na hindi nanatili sa posisyon. Sa halip, ang mga ito ay gumagalaw na tila mga balsang inaanod sa mantle. Ang daigdig ay may apat na hating globo o hemisphere. Ang northern hemisphere at southern hemisphere na hinahati ng equator at ang eastern hemisphere at western hemisphere na hinahati ng prime meridian. Napakabagal ng paggalaw ng mga plate na sa katunayan umabot lamang sa 5 sentimetro o 2 pulgada bawat taon. Gayunpaman, ang paggalaw at ang pag-uumpugan ng mga ito ay napakalakas at nagdudulot ng mga paglindol, pagputok ng mga bulkan at pagbuo ng mga kabundukan tulad ng Himalayas. Ito rin ang makapagpapaliwanag kung bakit sa loob ng milyon-milyong taon ang posisyon ng mga kontinente sa daigdig ay nagbabago-bago. Tanong, paano nakaepekto ang mga plate sa pagbabago ng itsura ng ibabaw ng daigdig? Ilang mahalagang kaalaman tungkol sa daigdig. Tinatayang bigat o mass 5.9736 times 10 to the power 24 kilogram. Tinatayang edad 4.6 bilyong taon. Populasyon sa ngayong 2020 ay nasa 8 billion. Kabuang lawak ng ibabaw ng daigdig ay 510,066,000 kilometro kwadrado. Lawak ng kalupaan 148,258,000 kilometro kwadrado. Lawak ng karagatan 335,258,000 kilometro kwadrado. Pangkalahatang lawak ng katubigan 361,419,000 kilometro kwadrado.
or 70.9%. Uri ng tubig, 97% alat, 3% tabang. Circumference o kabilugan sa equator, 40,066 km. Circumference o kabilugan sa poles, 39,992 km. Diameter sa equator, 12,753 km. Diameter sa poles, 12,710 km. Radio sa equator, 6,376 km. Radio sa poles, 6,355 km. Bilis ng pag-ikot. Lumiligid ang daigdig paikot sa araw sa bilis na 66,700 milya bawat oras o 107,300 km bawat oras. Orbit sa araw. Lumiligid ang daigdig paikot sa araw sa loob ng 365 na araw, 5 oras, 48 na minuto at 46 na segundo. Longitude at latitude. Sa pagtatakda ng lokasyon ng isang lugar sa globo o mapa, mahalagang mabatid ang ilang termino o konseptong may malaking kaugnayan dito. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng longitude at latitude ng isang lugar, maaring matukoy ang lokasyon nito sa globo o mapa sa paraang absolute, astronomical o tiyak. Tinatawag na longitude ang distansyang angular na nasa pagitan ng dalawang meridian patungo sa kanluran ng prime meridian. Ito rin ang mga bilog o great circles na tumatahak mula sa North Pole patungong South Pole. Ang prime meridian na nasa Greenwich sa England ay tinalaga bilang 0 degree longitude. Ang 180 degrees longitude mula sa prime meridian, pakanluran man o pasilangan, ang international dateline na matatagpuan sa kalagitnaan ng Pacific Ocean, nagbabago ang pagtatagda ng pitsa alinsunod sa pagtawid sa linyang ito, pasilangan o pakanluran. Tinatawag na latitude ang distansyang angular sa pagitan ng dalawang paralel patungo sa hilaga o timog ng ekwator. Ang ekwator ang humahati sa globo sa hilaga at timog hemisphere o hemispiro. Ito rin ay tinakdang 0 degree latitude. Ang Tropic of Cancer ang pinakadulong bahagi ng Northern Hemisphere na direktang sinisikatan ng araw. Makikita ito sa 23.5 degrees hilaga ng ekwator. Ang Tropic of Capricorn ay ang pinakadulong bahagi ng Southern Hemisphere na direkta ring sinisikatan ng araw. Matatagpuan ito sa 23.5 degrees timog ng ekwator. Ang klima. Ang daigdig ang tanging planeta sa solar system na kayang makapagpanatili ng buhay. Ang malaking bahagi ng ating planeta ay may kaya-ayang atmosfera at sapat na sinag ng araw, init at tubig upang matustusan ang pangailangan ng mga halaman at hayop sa balat ng lupa. Mahalaga ang papel ng klima, ang kalagayan o kondisyon ng atmosfera sa isang rehiyon o lugar sa matagal na panahon. Pangunahing salik sa pagkakaiba-iba ng mga klima sa daigdig ang natatanggap na sinag ng araw ng isang lugar depende sa latitude at gayon din sa panahon, distansya mula sa karagatan at taas mula sa sea level. Ang mga lugar na malapit sa ekwator ang nakaranas ng pinakasapat na sinag ng araw at ulan na naranasan sa buong daigdig. Dahil dito, maraming habitat o likas na tahanang nagtataglay ng iba't ibang species ng halaman at hayop ang matatagpuan sa mga lugar na ito. Kabilang sa mga ito ay ang mga rainforest, coral reef at mangrove swamp. Kapag bihira naman ang pag-ulan at napakainit ng panahon sa isang puok tulad ng disyerto, kakaunti ang maaring mabuhay na mga halaman at hayop dito. Ganito rin ang maaring asahan sa mga lugar na lubhang napakalamig ng panahon. So yan lang po ang katangiang pisikal ng daigdig. Sa sunod naman ay ating pag-aralan ang mga kontinente ng daigdig. Maraming salamat po.